Hey guys! Kumusta kayo? Welcome or welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's video ay pag-uusapan na naman po natin si Popolive application. Meron lang akong gustong linawin and syempre gustong i-share din sa inyo about dito sa quitting application or yung pagre-request nyo ng quit, okay? Meron na akong mga ginawang video talaga nito. Dalawa na, part 1 and part 2 yung ginawa ko. Paulit-ulit ko pong in-explain doon kung paano yung tamang pag-request ng quit. Pero meron pa rin mga iba na mga may attitude. Ayan, kahit ini-explainan mo na ng maayos, ayaw pa rin makinig, gusto pa rin sundin yung mga gusto nila. Sasampulan ko lang muna itong user na ito ngayon. Ipapakita ko sa inyo later on. Pero syempre, bago tayo mag-start sa video, make sure muna na nakasubscribe ka, nakahit all the bell button ka para ma-notify ka every time na may bago akong video na i-upload. Ayan, disclaimer lang po muna, yung user na ito ay hindi ko na po para i-post yung mukha niya or yung ID number niya. Ano ko na lang dito sa screen kung ano yung mga binag-usapan namin. Nag-join siya sa agency ko from dito sa YouTube. Tapos, sa sobrang dami kasi nila, hindi ko na-assist agad. Kaya naman, nag-request siya ng quit. Paulit-ulit kong sinasabi sa mga viewers ko dito, kahit sa mga host ko, na kapag galing po sa YouTube ko nag-join, tapos never ko na-add sa GC, never ko pa na-assist. As in, wala pa akong naambag talaga na kahit isang laway man lang sa kanya, ay wala po akong karapatan na i-hold ang kanyang account or ang kanilang mga account. So in short, hinahayaan ko po sila na mag-request ng quit. Ayan, basta wag lang mag-double tap. Yun, kasi pag nag-double tap kasi, ibig sabihin yan ay ni-recall mo ang inyong quit request. So, mag-aantay ka po ulit ng 30 days. Ayan. Basta hindi ni-recall, and then hindi ka ni-reject ng iyong agent, automatic after 7 days, makakaalis ka. So, ang nangyari dito sa ito, sa user na ito, nag-join siya sa agency ko from YouTube, then hindi ko nga na-assist, ayan, nag-request siya ng quit. Una, dinouble tap niya, kaya ang sabi ko sa kanya, nag-explain ako noon na hindi ko alam kung sa panel ba or sa message, kasi wala kaming old conversation na nawala eh. Pero ang alam ko meron, nag-update kasi si Popo na wala na yung mga dati kong, mga dati nating messages na wawala na. So, ayun, ang sabi ko sa kanya, mag-antay siya ng 30 days kasi nga nag-double tap siya. So, pag nag-double tap kasi, hindi ko marirelease yan kasi nga ni-recall kahit paanong gawin ko, kahit magtuwad-tuwad pa ako, wala ako magagawa niyan kasi nga rules ni Popo yan. So, after ng 30 days, siguro nag-request siya ng quit. Ayan, so hindi ko napansin, yan. Kasi nga sa sobra kong daming inaasikaso na application, pati dito sa Popolive application, and then busy din po ako sa buhay ko, yung mga request quit na yan, basta hindi nyo lang dinouble tap, hinahayaan ko lang po yan. Within 7 days, automatic ang makakaalis. So, ayun, siya hinayaan ko lang, ilan days na ata siyang nag-request ng quit, then hindi ko nga ni-reject, hindi ko nga in-accept. Siguro na bored siya o ano man yung sa isip niya. Nag-message siya sa akin na ganito. Ayan, nagmura siya sa akin. Nagmura siya. So, ako, imbis na hinayaan ko yung request niya, parang uminit yung ko. Naiinis kasi ako pag may mga ganyan, ginaganyan ako ng minumura-mura ako. So, pinatulan ko yung mga conversation namin. Ang ginawa ko, kasi nga minura niya ako, nireject ko yung kanyang application. So, ganito kasi yon. Kapag ka nag-request kayo ng quit, wag na wag nyong i-double tap. Ilang beses kong sinasabi yan. Wag na wag nyong i-double tap. And then, kapag ka naman hindi nyo din-double tap, tapos hindi naman ni-reject ng inyong agent ang inyong request, hayaan nyo lang. Basta pag hindi nila ni-reject ang inyong application, after 7 days, automatic kayong makakaalis. So ako, ganyan yung mga nangyayari sa mga nag-join sa aking agency na never ko nga na-guide, na tulungan na add sa GC. So hinahayaan ko lang sila within 7 days. Huwag nyo nang katulad nito na magme-message, na magmumura. So imbis na hinahayaan ko nga kasi makakalabas siya, kasi nga hindi ko ina-reject yung request niya, nabwisit ako, kaya ni-reject ko. Tapos ayan, ang haba pa ng usapan namin, pinapaliwanag ko sa kanya kasi ang sabi niya, pinapatagal ko daw siya sa aking agency.
hindi ko pinapatagal. Siya po yung nagiging dahilan kaya tumatagal siya dito sa aking agency. Kasi nga, una, nag-double tap siya. So, mag-aantay ka ulit ng 30 days. Pangalawa, imbis na makakaalis na siya, inabwisit ako kasi nga, minura niya ako. So, ayan, nereject ko ang kanyang quit application o ang kanyang request. So, guys, wag kayo basta-basta maglabas ng ganyang mga salita, lalo na kung wala kayong alam. Kasi ang sabi niya dito, hindi daw ako nakakatulong sa kanya kasi nga level 1 pa lang daw siya hanggang ngayon. Man, ang reply ko sa kanya, level 1 ka kasi nga halos isang taon na ata siya eh. Hindi ko alam kasi nga sa sobrang dami, hindi ko siya na-add sa GC. Kaya nga, hayahayaan ko lang sana siyang umalis. Level 1 pa lang siya. So sabi ko, level 1 ka kasi nga tamad ka. Hindi ka gumagawa ng diskarte mo. Yun yung ibig kong sabihin. Tapos ang reply niya, paano daw tamad? Araw-araw daw siyang nagle-live. Hindi po kasi tumataas yung wealth level natin, hindi po tumataas yung level natin kung araw-araw lang tayo nagso-solo life. Dapat po, nagtitrade po tayo. So, siguro nga walang nag-guide sa kanya kasi nga ako yung agent niya. Ako yung agent niya, ako yung dapat mag-guide sa kanya. So, pag ganyan kasi guys, magpakabait kayo, huwag kayong basta-basta na lang. Kahit yun yung mga nasa isip nyo, hala-hala na lang kayo. Yan, kagagawan nyo minsan, lalo kayong natatagalan. Kasi nga, kasalanan nyo din. Katulad na lang nito. Ayan, minura niya ako ng minura. Sabi ko sa kanya, bawat mura mo may katumbas. So, ayan, alam niyo kung ano yung nangyari sa account niya ngayon. Mute na po yung account niya. Hindi na po siya makakapag-message kahit kanino. Hindi na po siya makakapag-comment sa kahit saan mang solo live, party live. Ayan, nakamute po siya kasi nga nareport ko siya. Ayan. So ito, magpakabait kayo. Huwag kayo basta-basta maglabas ng mga ganyang salita. Lalo na kung hindi kayo nakikinig sa mga explanation. Kasi kami na agent, hindi lahat ha, kahit naman gustuhin namin i-release kayo, eh kung kasalanan nyo naman na hindi kayo ma-release, kasi nga nag-double tap kayo, tapos nagpakita pa kayo ng attitude nyo na maldita, nagmumura pa kayo, minumura nyo pa kami, ay, hindi ganun. Eh ako minsan pumapatol ako sa ganyan, mas lalo kong pinapahirapan pag pinapakitaan ako ng ganyang ugali. O, lalo na sa mga newbies, una, wag na wag kayong basta-basta magsasali sa mga agency kung hindi nyo alam yung rules. Alamin nyo muna yung rules. Pangalawa, kung gusto nyo mag-quit, isang beses nyo lang pindutin yung quit, kundi mag-aantay po ulit kayo ng 30 days. Tapos, kapag ka naman nag-request kayo ng quit, tama naman yung ginawa nyo and hindi naman po nireject ng inyong agent, ibig sabihin po nyan, hahayaan lang po kayo within 7 days, makakaalis po kayo. Hayaan nyo lang po, antayin nyo lang po yung 7 days, huwag kayong atat ng atat, huwag nyong kulitin yung agent nyo, huwag nyong murahin katulad ng ginawa nito. Kasi ayan tuloy ang nangyayari. Na namimute yung account niya kasi nagre-report po talaga ako lalo ng pag mga ganito. Nabibisit ako, minsan pumapatol talaga ako. Kaya pasensya na rin kasi tao lang din ako. Hindi ko deserve na pagsalitan ako ng ganito. Lalo na kung hindi ka nakikinig sa aking explanation. Okay, so meron akong kapasidad para makapagpano ng mga account. Lalo na kung mga ma-attitude. Lalo na pag mga ganito na nagmumura. Ayan. So ako pa mismo yung minura niya. Kaya may pinaglalagyan talaga yung account niya. So guys, paalala ko lang din, no, kung kayo ay hindi kayo na-release ng inyong agent, kung halimbawa, kasi iba-iba kami mga agent eh, iba-iba ng rules, so ako yung rules ko talaga, hindi ako magre-release once na-add ko na sa GC and naambagan ko na, nabigyan ko na kasi namuhunan ako, never ako magre-release. Ayan. Pero kung hindi ko kayo na-add sa GC, hahayaan ko kayong umalis sa aking agency, hindi ko hi-hold yan. Pero kung ma-attitude kayo katulad nito, ayan, mas lalo ko siyang inasar kasi nga, nabwisit ako, pinatulang ko siya. After that, na-report ko siya. So, ngayon, mute na yung kanyang account. Huwag kayo basta-basta magmura, magpakabait kayo, lalo na kung kayo po yung nakikiusap sa mga agent niyo. Hindi naman lahat, kasi may mga agent din naman kasi na kahit wala silang ambag talaga is, i-hold nila yung mga account nila ng mga host. Hindi din lahat. Meron ding mga host na okay, yung agent lang din yung problema. So, depende yan. Sa kaso ko, ito, ayaw na ayaw ko yung mga ganito. Lalo na kung nakikiusap kayo, nakikisuyo kayo sa akin, please magpakabait kayo. Ayaw ko nung ginaganito ako kasi hindi ko to deserve. Okay? So, yun lang.
So that's all lang po muna for today's video. See you in my next one. Bye-bye!